nakikita nyo nandyan na nakapila po na kumukuha po ng pagkain, may pagkain po yung polo. Sa Philippine Overseas Labor Office sa Dammam, Saudi Arabia, dinala ng kumakalam nilang sikmura ang nasa 150 OFW. Ilang buwan na raw nilang problema ang makakain dahil problema po namin yung sahod. Gusto na po namin lahat makauwi. 2 hanggang 6 na buwan na raw hindi pinapaswelduhan ang nasa 1,470 manggagawa mula sa isang kumpanya sa Alcobar. Puro Asmil Contracting Company po kami lahat dito. Ang panggigipit nagtulak sa ilang OFW na lumahok sa mga protesta. Nagkaroon ng violent protest ng mga workers pero hindi kasama yung ating mga kababayan doon sa violent protest. Kaya binibigyan tayo ng preferential attention ng may-ari ng Amsmil. Nasa Saudi Arabia na si Secretary Bello at iba pang mga opisyal ng DSWD at DFA para tulungan ang mga nagdurusang OFW. Kausap din namin ang Ministry of Labor ng Kingdom of Saudi Arabia. Ang purpose namin dyan ay matyap natin na yung ating mga overseas workers ng Amsmil ay makuha nila yung unpaid salaries nila from 2 to 6 months. Titiyakin din daw nilang ligtas na makakabalik ng Pilipinas ang mga gusto nang umuwi at makakalipat naman ng ibang kumpanya ang mga ayaw pang magpa-repatriate. Sabi sa mismong press release ng Labor Department, binanggit na $50,000 ang pinadalang financial assistance para sa mga apektadong OFW. Pero kahit tole ang mismong nagpadala ng press release, sabi ni Bello. May mga ulat na may matatanggap na $50,000 ang mga kababayan nating maapektuhan. Fake news yan. Fake news yung $50,000 na yan. Fake news yan. Ang may bibigay lang ng OWA ay $20,000 kasasistan. Emil Sumangil, GMA News.